have a positive vibes and may the good Lord bless us all. Sa lahat na OFW, shout out sa lahat ng mga subscriber ko, shout out din. Thank you for supporting my channel and sa mga kaibigan ko po na talagang sumusuporta. Good morning and have a Tuesday. Have a blessed day today. And yun nga, may hugo tayo ngayong umaga. About sa utang, ito ang talagang totoong hugot. Nakakasira ng samahan at pagkakaibigan ang hindi pagbayad ng utang. So guys, dito sa Hong Kong talagang nangyayari ito at totoong-totoo ang hugot na ito. Marami pong magkakaibigan dito, even sa mga magkamag-anak. Pinsan, magkita, magkapatid. Nangyayari yan kasi pwedeng mag-loan dito sa Hong Kong. May guarantor ka or mag-isabay kang mangutang. At yun, nandito ako sa tabi-tabi. After ko mag-market, umupo muna ako kasi pagod kong naglakad. So yun, totoong ang utang ay nakakasira ng samahan at pagkakaibigan ng mga tao. Totoo po yan. Nangyayari dito talaga sa Hong Kong. Marami po yan. Yung uutangan ka, tatakasan ka, or ididigma ka, i-block ka sa Facebook, sa Messenger, ididigma ka, feeling annoying, yung magagalit-galitan para hindi makabayad ng utang, ay naku guys. Ayaw nyo pong tumagal dito sa abroad, huwag po kayong magpapagamit ng inyong pangalan para lang mangunang sa bangko. So yan, yung maswerte kong kaibigan na sa Pilipinas na at mayroon pang naiwan na utang, hindi ko lang alam kung babayaran nyo ng ano yan, yung cashier niya mag-utang, pero nakapangalan sa kanya yung utang na yun. So, maswerte siya kung hindi siya habulin sa Pinas. So, iwas utang po. Iwas magpa-utang. At sa mga kaibigan talagang, sabi ng kaibigan ko din, ay ang kanyang puso ay nasa balon-balonan. ang sama talaga. Ewan ko, bakit ang mga taong ganyan ay hilig-hilig mangutang tapos hindi naman pala kayang bayaran. Saan kaya yung konsensya nila na mangungutang sila tapos hindi nila babayaran? Yung 1,000 dolyar, kano na yun? 6,000 pesos? Ang hirap yung kitain. Pang-allowance mo na yun kung tutuusin dito sa kung na ano, isang buwan nag-day off ka ng 4 na linggo, 4 na pesos sa 1 buwan. Pag-allowance mo na yun eh. Tapos, ipapautang mo lang sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa kapitbahay mo. Tapos, hindi mo aakalain na hindi naman pala magbabayad. My gosh, awa kayo sa sarili niyo. Huwag kayong pautang ng pautang. Ako nga eh, ewan ko, wala namang gaano nagpapautang sa akin. Pero mayroon naman mabait nagpapautang. Kasi, binabalik ko naman, pag sinabi kong ano, babayaran kita next month. Kahit kapos ako next month, pero may utang ako at sinabi kong babayaran ko yun, ibabalik yung kita. Or makikiusap ako doon sa utangan na hindi ko pa kayang ibalik. So, the other next month ko nalang ibalik. So, yun guys, kung ayaw nyong magtagal sa abroad, huwag kayong pautang ng pautang. At kung na-experience nyo na magpa-utang at niloko kayo, huwag nyo nang ulitin. Meron na akong kaibigan na paulit-ulit na lang na niloloko sa pa-utang. Pero ganun at ganun pa rin, nagpa-utang pa rin. Hanggang sa nakauwi ng Pinas, walang ipon, nasa tao lahat ang pera, tapos sinisingil niya, wala namang bayad. So yan lang guys, have a positive vibes lang, mga kadudutan na ka-OFW. Mga kababayan, mabuhay ang lahat na OFW sa ang sulok man ng mundo. And
thank you so much. Nakaabot na ako ng 600. Sana next week ay makahabol ako ng 700 subscribers. Pero meron naman talagang mga salbahe na hindi bumabalik. At hindi ko pinabalikan kahit nag-PLS na. Saka yun lang, go lang kahit na may discouragement sa pagiging YouTuber. Pero matitma ko na lang kasi malay ko ba, umaasa din ako. Hoping na ma-reach ko rin yung 1,000 subscriber kahit na mayroong mga hindi ko mapalit. So, think positive lang guys. Have faith in God. Be strong. And love. Bye. Thank you for supporting. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and comment below para mabalikan kayo. Yun. Bye.